isa po akong tribo ng Lumad. Yung mama ko is Manubo, tsaka yung tatay ko is Bisaya. Pero namatay din yung tatay ko, nag-asawa ulit yung mama ko ng katribo niya na Lumad din. Yung tribo namin may kuan na yung kaugalian na buya-buya. Ibig sabihin na kung sino yung magustuhan ng kapitbahay na yan ang ipaasawa sa kanyang anak, yun ang gagawin. Kumbaga ako yung nagustuhan. Sa kasamaang palad, talagang ayaw ko kasi yung mapangasawa ko is dayong pa rin. Yung apelyido ko, dayong din, kaya talagang naghihimagsik ang aking kalooban na ayaw ko pa talagang mag-asawa dahil sa aking edad na bata pa. Masa na kami sa NPA kasi yung uncle ko, commander man sa Kilusan. Nagkataon naman na pumunta sila doon sa amin. Sabi ng uncle ko, bakit ka magpayag na mag-asawa ka yung bata-bata mo? Umanib ka na lang sa amin kasi yun ang programa namin ngayon na mag-recruit kami ng mga kabataan. Kaya kayong mga bata, yung mga isip niyo, talagang makuan pa, yung masigasig pa ba? Tapos, malaking tulong kayo sa aming Kilusan. Kaysa dito ka, matuluyan ka niyan, makapag-asawa ka ng maaga. Sabi ko sa uncle ko, sige cool, sasama na lang ako sa inyo. Kaya ayaw ko pa talaga mag-asawa. Hanggang sa gabi na yan, naglayas na ako sa amin, sumama na ako sa aking uncle. Kaya tuloy-tuloy na yung pagsama ko doon sa bundok, kung saan-saan na kami napupunta sa time na yun. Tapos pag makatambay kami ng isang lugar, nag-aano din kami, nag-aaral. May mga instructor din sila na nagtuturo sa amin sa mga ideology ni Marxismo, Leninismo. Tapos kung paano daw manalo ang komunista balang araw. Tapos tinuruan kaming humawak ng baril. Hindi lang din ako ang bata doon, marami kami. Kaya nakikita ko parang nabuhayan na rin ako ng loob kasi marami nga kami na mga babae tsaka lalaki na bata pa, kaedad ko. Araw-araw na lang yung ginagawa na lakad lang ng lakad sa kabundukan, wala namang kain-kain. Araw-araw na lang sinasabi sa amin yung mga puro na lang galit. Galit sa gobyerno, galit sa kapwa na nagbigay ng nagdulot ng hindi maganda. Yun na lang palagi ang sinisilsil nila sa aming isip. Kaya yung nasa isip ko naman, kailangan na lumaban na rin ako. Kailangan lakasan ko na lang ang loob ko. Kaya yun sa mga pangako nila na darating ang araw na wala nang mahirap, wala nang mayaman, pantay-pantay. Wala nang Lumad, wala nang Bisaya, pantay-pantay. Kaya yung loob ko naman, siyempre sa aking murang kaisipan, madali akong mahikayat sa kanilang magandang mga salita. Punta kami ngayon sa area sa PRRD upang mag-attend kami doon ng plenum sa pagkapuo ng bagong hukbong bayan. Hindi namin akalain na masagupa namin ang 20RB ng mga sundalo. Noong time na yun, habang kumakain kami sa isang lugar, hindi namin akalain na yung sundalo pala ay nakamanman na sa amin. Yung isang babae doon na namatay, inisip ko na siya na mama ko o kapatid ko. Tapos yung time na yun, siya yung unang natamaan sa aming grupo. Hindi ko akalain na ako rin pala natamaan din sa aking likod. Tapos sa aking paa. Yung pinakagrabe po yung sa likod ko. Kasi maraming bala na pumasok kasi ako yung pinakamalapit doon sa mga sundalo. Sumisigaw po ako ng tulong sa aking mga kasamahan kasi bigla-bigla na silang umaalis. Sabi ko,
tulungan niyo ako, huwag niyo akong iwanan. Doon ko naiisip na ganito pala pag dumating na yung araw ng ganitong kahirapan, hindi na pala nila ako matulungan. Sabi ko, huwag niyo akong iwanan, tulungan niyo ako. Alam ko sa sarili ko na talagang mamamatay na ako nung time na yun kasi lahat po ng yung pagpanganak sa akin, napipicture out ko na sa isip ko, pero dilat po yung mata ko. Yung papa ko na hindi ko nakikita ever since na pinanganak ako, nakikita ko siya sa aking isip. Nakikita ko siya parang lumilitaw. Kaya doon na ako sobrang takot. Bakit nakikita ko yung nung habang maliit pa ako, anong kaya ang purpose sa akin? Nasabi ko, Panginoon! Tulungan niyo po ako! Para awa niyo na po! Sa tagal ko sa kilusan, sabi ng commander namin, huwag kayong maniwala sa Panginoon. Nung time na yun, nasambit ko talaga ang Panginoon. Humingi ang unang tulong. Dahil, anong turo nila sa amin ng commander ko, huwag kayong magpapahuli sa sundalo dahil iturturin kayo, papatayin kayo. Sobrang takot na takot ako noon dahil naiisip ko na yung gagawin ng sundalo sa akin. Na-experience ko doon na tinulungan ako ng sundalo habang pinahiga nila ako sa duyan para dalhin ko sa barangay. Umiiyak ako dahil naiisip ko, yan na yung katapusan ko, yun na yung katapusan ng aking buhay dahil sa mga sinasabi ng commander ko na hindi rin ako bubuhakin ng sundalo. Habang na-experience ko yung pagtulong ng sundalo sa akin, mismo yung magulang ko, dinala pa ko sa hospital para alagaan ako ng mama ko. Doon ko naisip na hindi pala totoo yung sinasabi ng mga commander ko na papatayin ako ng mga sundalo kapag mapunta ako sa kanilang pulir. Hindi lang natapos doon yung pagtulong ng sundalo. Ako, pinaaral nila ako. Sila pa yung tumulong sa magulang ko na magkaroon ng permanenteng hanap buhay, binilhan ng lupa na namin. Masakahan ng magulang ko. Sila pa yung tumulong sa akin na ako'y makapasok ngayon sa trabaho. Ako po si Private First Class Jilinda yung Kadorna. Ako po'y nakapag-asawa na ngayon at ako po'y nagsundalo dahil nakita ko na po ang tama at ang katotohanan. At bilang isang sundalo, gusto ko pong matulungan ang aking mga kasamahan na nandoon sa kabundukan na maitama ang kanilang buhay. Salamat po.